Alamin naman natin ang reaksyon ng Malacanang kaugnay ng pagkakapasa sa second reading ng RH Bill sa Kamara. Makakapanayam natin si Secretary Sunny Coloma ng Presidential Communications Operations Office. Magandang umaga po, Secretary Coloma. Magandang umaga naman sa iyo, Howie. Okay, sir, paulit-ulit sinasabi ng mga ilang bishops na may pressure daw na galing sa Malacanang. Kaya raw yung ilang kongresista ay bumoto pro-RH kagabi. Batid naman po natin ano, na hindi po nag-exert ng pressure sa kanila, bagkus nakiusap lang naman po ang ating Pangulo na hayagan, kita po ng publiko, nadinig po ang kanyang panawagan at sa kauli-ulihan po ang panawagan lang naman niya ay gamitin ang kanilang konsensya at tugtin yung kanilang tungkulin sa pagboto nila sa mahalagang usaping ito. Okay, may basehan ba yung sinasabi ng mga ibang oppositionists na may threat na i-withhold ang pork barrel sa mga bumoto pro-RH? Wala pong katotohanan at walang patayan yan. Ano? Kung tutunghayan po natin ang website ng Department of Budget and Management, no, naibigay na po ng buo ang PDAF o yung Priority Development Assistance Fund, no, sa more than 90% po, no, ng ating mga kongresista at senador. At wala naman pong ginamit na pambabraso o pamimilit sa kanila sapagkat nakalaan naman po at inilagak naman po itong kanilang kinauukulang PDAF para sa kanilang mga distrito na walang kinalaman po sa mga usaping katulad ng RH. Napansin po na nasa Kamara din kahapon sina DILG Secretary Marrojas at ilang pang mga miyembro ng gabinete. Ano po yung kanilang pakay doon at anong klaseng statement yung gustong i-project po ng ating administrasyon? Kagaya po ng maraming Pilipino ay interesado po sila sa magiging outcome ng botohan. Kung tutunghayan po natin yung gallery ng House of Representatives kagabi ay equal allocation naman po, no, doon sa gallery seats. Siguro naman po hindi natin pagkakait kahit sa sino mang Pilipino yung pagkakataon na maging saksi sa isang mahalagang talakayan at pagbubotohan na katulad ng naganap kagabi at hanggang madaling araw kanina. Doon po sa list or agenda ng mga priorities ng Pangulo, saan po doon ang RH Bill? Batid po ng lahat na last year pa po kasama na ito sa LEDAC priority legislation at yan po ang tamang konteksto sa pag-appreciate sa kahalagahan ng RH Bill. Ito ba'y na-certify na urgent at ano po yung ibig sabihin nun pag may isang bill na sina-certify ng Pangulo na urgent? How does it make it different from other so-called priorities? Sa pagkaalam ko lang po, pag sinertify na urgent, ay pwedeng ganapin yung second and third reading sa parehong araw. Hindi na po pwedeng maganap yan dahil tapos na po yung botohan kaninang madaling araw, no? At kailangan pang ayusin ng House Secretariat yung forma ng batas as it has been approved on second reading para maihanda po ito for third and final reading. May usapin tungkol sa Catholic vote at yung posibleng epekto nito sa susunod na halalan. Kayo ba ay naniniwala kayo na may so-called Catholic vote at may impact talaga to sa maging resulta ng eleksyon? Sa statistika po, no, ay mahigit sa 80% ng mga Pilipino ay Katoliko. Pero wala po akong nababasang akta ng kahit sino mang political scientist o social scientist na nagpapakita na merong empirical evidence na merong Catholic vote, no, or command vote. Ang akin pong nasaksihan sa akin pong pagmamasid sa ating politika ay bumuboto naman po ang ating mga kababayan nang naaayon sa kanilang saloobin at kailanman ay hindi po nag-manifest yung so-called Catholic vote na yan noong nakaraan. Pero hindi naman po nangangahulugan na hindi po ito maaaring mag-manifest sa kinabukasan. Ang amin lang pong pananaw dyan ay bahagi ng isang masigla at malusog na demokrasya yung magkaroon ng malayang talakayan ng magkakaibang punto de vista para po magkaroon ng mas katanggap-tanggap na mga desisyon
na pwede natin pagkaisahan pagkatapos po ng botohan. Okay, maraming salamat po, Secretary Sonny Coloma ng Presidential Communications Operations Office. Maraming salamat din, Howie.